Alright mga kamukil, no? Magandang gabi sa inyong lahat, no? So ngayong gabi na ito mga kamukil, ayan, nandito na naman tayo sa whiteboard natin, no? So balik tayo sa pagli-lecture mga kamukil, no? Siguro hindi muna ako magpapakita ng mga video ukol sa trabaho namin. Mag-lecture muna tayo kasi maraming katanungan natin sasagutin, no? So para mabigyan liwanag yung mga isipan ng iba, no? So yung mapapaabot ko lang sa inyo, uulitin ko mga kamukil, ha? Yung tangi ko lang nalalaman, no? Na hindi ako nagagaya sa iba. Sariling diskarte ko yung ginagawa ko dito mga kamukil, right, no? So sa lahat ng mga bashers, maraming salamat sa inyo, no? So malamang ito na naman, marami na naman bashers mangyayari dito, no? So gaya na sabi ko, kanya-kanya tayo ng diskarte. Kung diskarte nyo yan, diskarte nyo yan, no? Diskarte ko rin to. So sa mga gustong matuto, kung gusto nyo sundin to, nasa sa inyo na, no? At gusto ko lang sanang liwanagin, no? May nagkukumit kasi dun sa akin na bakit daw ako nagbablog, pira lang ba daw yung habol ko, no? So ang masasagot ko dyan sa'yo, idol, shoutout sa'yo. Kung mga artista nga nagbablog, ako pa kaya na walang wala sa buhay, no? No? Ito lang yung tanging hangarin ko na baka sakali matupad yung pangarap ko. Magbabakasakali lang ako dito. At pinakauna sa lahat mga kamukil, gusto ko lang ma-share yung kaunting kaalaman ko, no? Marami namang mga tao dyan na ang daming kaalaman, sobra sa talino, sobra sa kaalaman. Pero kahit kunti, hindi niya napamahagi yung kanyang kaalaman sa ibang tao, no? So, yung gusto ko dito, kahit kunti ako, kaunti lang yung kaalaman ko, ma-share ko na sa inyo na yan kung susundin nyo. Alright? So yung tatalakayin natin ngayon mga kamukil, at bigyan natin ng kasagutan kung paano gawin yung quadro aguas na bubong. Ito yung maraming mga katanungan sa akin, no? So kung nakikita nyo, may dalawang box na tayong ginagawa, no? So umpisa natin yung mga kamukil, huwag na natin patagalin. Ipagpalagay natin mga kamukil, ito na yung layout ng bahay natin, no? Ito na yung dulo ng bahay natin, yung bubungan talaga natin, no? Alright? So, pagpalagay natin ito, yung seats bay, no? Nandito yung seats bay. Yan. Pile yan. Yan, sa gilid nito, seats bay na yan, no? So, ang una nyo gagawin mga kamukil, maglagay muna kayo ng bakal mga kamukil. Tinatawag nating bottom cord natin, no? Sa baba. Ito yung seats bay natin, dito. Magpatong tayo ng bakal. Nasa inyo mga kamukil kung ano yung pwede gamitin yung bakal dito, no? Meron tayong si channel, pwedeng gamitin dito. Meron tayong si par lens, pwedeng gamitin dito. Meron din tayong angle bar, meron din tayong tubular, no? Pero madalas mga kamukil ginagamit ko dito kapag mga agwas na mga type na mga bubong, tubular yung ginagamit ko dito mga kamukil na 2x4, no? So maglatag tayo ngayon ng 2x4 dito, no? Kung ano yung forma ng layout ng bahay natin, kadalasan pag mga quadro agwas mga kamukil, box lang talaga yan, no? Box type lang yung pagka-layout, no? So itong nilatag natin dito na bakal mga kamukil, siguraduhin natin itong nakalibil to, no? Talagang pantay na pantay siya mga kamukil. Patag na patag siya, no? Walang mangyayari na nakatanga dito ng konti, bumaba dito ng konti, no? Okay na yan, maliit lang distansya, maliit lang yung pagitan niyan, no? Maliit lang yung hahabulin. Huwag nating hahayaan ganyan mga kamukil, kailangan nakalibin to, no? Itong mga bakal na nilalagay natin dito, itong butong cord natin, no? So pag nalagay na natin yan mga kamukil, nakalagay na tayo, na-weld na natin yan, na-fix na natin yan kasi nakalibin na, ang una natin gagawin, i-layout na natin yung bubong natin na quadro agwas. So paano ba i-layout? So una mga kamukil, ito pagpalagay natin 9 meters to. Yan, ito 6 meters. Yan, no? So, pag quadro agwas mga kamukil, kung saan yung medyo mahaba na plastada ng bahay, doon natin ihaharap yung quadro agwas natin. So, papunta tayo dito, no? So, pinakauna kong ginagawa dyan mga kamukil sa sarili kong diskarte, susukatin ko mula sa corner na to, papunta sa corner na to. Ngayon, kung magkano yung sukat niya, halimbawa 9 meters to. So, magkano yung kalahati niyan is 4.5 meters. So, kukunin ko ngayon yung 4.5 meters. Pagdating sa 4.5 meters, nandito siya. Mamarkingan ko yan kasi bakal na yan mga kamukil, tubular na yan dyan. So, kung ano yung ginagawa ko dito, gagawin ko rin dito. Mamarkingan ko din yan, 4.5 meters. Ngayon, pagdating sa gitna, ang ginagawa ko dyan mga kamukil, mag-backward ako ngayon ng sukat. Backward pabalik dito. Nasa inyo na yun mga kamukil, kung mula dito sa gitna, magkano yung gusto nyo i-backward? Sa akin mga kamukil, magdidipindi yan sa haba ng bahay. Ito pagpalagay natin mga kamukil, 6 feet, no? Yung kukunin natin distansya dito, bawat inches natin. So mula dito sa pinagkikita, mag-backward ako ngayon ng 3 feet.
Yan. Pagkaw ko ng 3 feet dyan. Mula din dito sa pinaka gitna, backward. Ganun din. 3 feet din yung iba backward ko. Sa pagsuka, no? Ngayon, pag na, ingay yung aso mga kamagil. So yan mga kamagil, nag-backward tayo, no? So mamaya malalaman nyo kung bakit tayo nagbabackward. So kung ano yung ginagawa nyo dito mga kamagil, gagawin nyo rin dito sa kabila, no? Backward tayo ng 3 feet, backward tayo ng 3 feet, no? Dahil yung habol ko dito, yung distansya ng king post natin is 6 feet, no? So 3 feet dito, 3 feet din dito. So kung i-dritso natin yan, magiging 6 feet yan siya, yung distansya, right? So ngayon mga kamukil, sa bawat backward nyo, lagyan nyo ng guhit, tandaan nyo. Kasi bakal naman yan, pwede naman yung guhitan, yan yung mga guhit niya. So ngayon, pag nakuha nyo na yan, magputol na kayo ng bakal. Sukatin nyo ngayon kung magkano yung bakal na kakailangan na natin dito. Dahil 6 meters to, sukat tayo na 6 meters. So isang tubular to. Pero tandaan mga kamukil, ang tubular, 6 meters na kalagay yan, 20 feet, no? Kung sa feet natin pagbabase. Pero, ang sukat talaga niyan mga kamugil dahil sa standard na tayo ngayon, 19.6 lang yan mga kamugil, no? 19.6 lang yan. Kung magputol tayo ng bakal na kasya dito, pagkaputol niyan mga kamugil, ilagay natin. Yan, lagay natin mga kamugil. Yan. Dito rin sa kabila, ganun rin yung gagawin natin. So, ganito yung paraan ko sa pag-layout ng bubong mga kamugil. Yan. No? So nalagay na natin siya. So minsan ginagawa ko dito mga kamukil dahil ito yung nagbubuhat ng bigat talaga ng bubong natin. Dinudubli ko yung tubular dito. Dinudubli ko, no? Yan, dinudubli ko. O mas maganda gamitin dito mga kamukil si channel, no? Para mas matibay na 2x6. Pero pag nagtitipid tayo, tubular lang tayo. Dinudubli ko yan, no? Para mas matibay dahil ito mga kamukil, ito yung nagbibigay talaga, nagbubuhat ng bigat ng bubong natin, alright? Tapusin nyo itong video mga kamukil nyo kung gusto nyo may makukunan kayo ng idea o matuto kayo ng konti kahit papano, no, sa diskarte ko, no? Kahit hindi pa tayo masyadong magaling, alright? Pag nalagay nyo na yan mga kamukil, i-weld nyo na yan, no? I-weld nyo na. So malalaman nyo mamaya mga kamukil kung bakit kailang i-level to, no? Itong bakal na sa gilid natin, itong pinakabutong cord natin. So uunahin natin sa pag-layout ngayon mga kamukil, ito sa baba, huwag muna sa taas, no? Ito yung pinakamahalagang i-perfect natin. Dahil kung ano yung forma nitong baba, ito na lang talaga yung susundan natin pag lagay na natin ang trusses natin sa taas. Okay? So ngayon, dahil nakuha na natin yan, natrabaho na natin yan, ang susunod natin gagawin, mula sa corner na to papunta sa corner na to, sukatin natin. Kunin na naman natin yung kalahati. Dahil 6 meters yung buong sukat nito, total run nito, total span, kunin natin yung 3 meters, yung sukat niya. Ganon rin dito sa kabila. So, pag nakuha na natin yung sukat niyan, matik tayong maglagay ng tubular dyan. Alright, ayan na, no? So, nakalagay na tayo ng tubular dito, no? Tubular. Ganyan na yung forma niya mga kamukil, pinakaunang mangyayari. Pag nagawa nyo na yan mga kamukil, sa baba pa lang, alam nyo na, no? Na yung ganyang klaseng forma, pwede nyo nang maumpisahan yung paggawa nyo ng agwas na, quadro agwas na bubong, alright? So yung pinakauna natin gawin mga kukil, kung nalagay na natin to, ito. Itong corner na to mga kamukil, itong corner na to, magputol na naman kayo ng bakal na ilagay natin mula dito papunta dito. Lagay natin mga kamukil, ilagay natin ha. Okay. Yan, lagay na natin to. Ganyan yung forma niya mga kamukil, no? So kung ano yung ginagawa nyo dito, bawat corner, bawat kanto, ganun ang gagawin nyo. Maganyan din kayo ng bakal, no? Yan, dito na naman, bawat corner. Yan. Ganyan na yung forma niya mga kamukil, no? Yung forma niya. So pagka ganyan na yung forma mga kamukil, pwede nyo nung umpisahan yung paggawa ng quadro agwas. So ganyan na yung forma niya mga kamukil. Pagka ngayon mga kamukil, nagawa nyo na yan, ang unang gagawin nyo, mula dito, sukatin nyo kung magkano yung haba nito. Sukatin nyo. No? Pagkatapos kung magkano yung haba nyan, i-divide nyo ngayon kung magkano yung ilalagay nyong
top cord natin dito, ilalagay natin sa taas, mamaya malalaman natin dyan. So mula dito, kunin nyo yung, dahil ito na yung kalahati, kunin nyo naman yung kalahati nito, no? Sukatin nyo dito sa corner, papunta dito, 3 meters to, 1.5 meters. Markingan nyo. Tandaan, laging may marking yan sa bakal. Ganun din dito, markingan nyo. Yan. Saan ba yun? Ganun din dito, markingan nyo. Yan. Markingan nyo din. No? Yan. Laging tandaan mga kamukil, kalahati-kalahati talaga yung pinakauna nating kunin. Pagkatapos mga kamukil, sukatin na naman natin mula dito sa marking nyo, punta dito, yung kalahati niya, kunin nyo naman, no? Pag kunin nyo yung kalahati niya, markingan nyo. Marking lang muna mga kamukil, nalagay nyo dyan. Markingan nyo naman. Ganon din dito, kalahati din dito, markingan yan. Markingan. Dito rin, kalahati dito, markingan natin, pag nakuha na, markingan natin. Ganon din dito, markingan natin. Ganyan na yung mangyayari sa mga kamukil, no? May mga marking na yan sa bakal na nilagay natin dito, nilatag natin dito. Ngayon, pag nakamarking na yan, ang gagawin nyo ngayon, kung gusto nyo pang maging matibay, maglagay kayo ng bakal dito papunta dito, saluin nyo to. No? Ganyan, nasa inyo na yan kung magkano yung bakal na ilalagay nyo dyan. No? Kung medyo magastusan kayo, pwede kunti lang. No? Pwedeng apat na bakal lang papunta doon, pwedeng tatlo. No? Importante, madugtungan lang to para hindi mas lalo pa siyang matibay. No? Ganyan yung pamamaraan ko. Matipiran lang ito na diskarte mga kamukil. Sa matipiran. May diskarte din ako dito. Kapag sabihin ng may tudo mo na lahat ng gusto mong gawin dyan, huwag kang magtipid ng materialis. Ako yung bahala. So may diskarte ako dito kung paano na talagang pulido. Pero ito mga kamukil, kahit matipid ito, pulido pa rin ito yung pagkatrabaho. Okay? So nasundan nyo na yun mga kamukil. Ang gagawin natin dyan, dahil napurma na natin ganyan, nakapaglagay na tayo ng mga marking dito, tanda, yan yung tanda mga kamukil, ha? Malalaman natin kung bakit natin minarkingan yan, ginuhitan yan. At susunod nyo namang gagawin, mula dito, papunta dito, kunin nyo yung kalahati. No? Laging tandaan, kalahati laging magsukat mga kamukil pagka ganito. So kung nandito yung kalahati, markingan nyo naman. Yan yung kalahati niya. Mula naman dito, papunta dito, kunin nyo naman yung kalahati. Yan yung kalahati niya. Right? So mula dito papunta dito, kunin nyo naman yung kalahati. Yan yung kalahati niya. Yan. So tandaan nyo mga kamukil para mapagkunan to ng idea. Kung ano yung ginagawa dito, ganun din yung gagawin dito sa buong palibot, no? Kalahati, kunin na naman natin kalahati dito. Mula dito, kunin na naman natin kalahati dito. Markingan natin. Yan. Mula dito, kunin na naman natin yung kalahati. Markingan natin dito. So ganun rin dito, kunin natin yung kalahati. Yan. May marking yan lahat mga kamukil, ha? Kalahati, din, kalahati, din, kalahati din dito. So, ganyan. Lahat nakuhaan na natin yung sukat yan. Ganyan yung pagka-layout, no? Laging tandaan, kunin muna natin yung pinakadiritsong span ng bubong, kunin natin yung sukat, din, kunin natin yung kalahati. Pagkatapos, nakuha na natin yung kalahati dito na side, sukatin na naman natin yung, kunin na naman natin yung kalahati, markingan, tapos, mula dito, papunta dito, kunin naman natin yung kalahati. No? Ganyan yung mag-layout ng quadro agwas na bubong mga kamukil para pantay-pantay lahat yung distansya ng bawat ilalagay natin na top cord natin dyan. So ngayon, dahil nagawa na natin yung pagka-layout dito, ganyan lang yung forma mga kamukil, no? Sa pagka-layout dito sa baba. Dahil nakuha na natin yung mga markings dyan, kung gusto nyo talagang mapatibay itong mga kamukil, ito na yung sinasabi ko, no? Mula dito, itong guhit na to, magputol kayo ng bakal, idikit nyo dito. Ganyan. So ganyan na yung magiging forma niyan mga kamukil, no? Dahil may mga marking na tayo at sakto tayo sa sukat, maglagay na lang tayo ng mga bakal dito. Yan na, yung magiging forma niya mga kamukil. Yan. Nakikita niyo tugma lahat, di ba? Dahil yung mga sukat natin, accurate yan lahat mga kamukil. So kung ano yung forma dito, ganun lahat ng forma dito. Itong mga kantuhan na to, itong corner, no? Yan. Yan, ganun din yung forma dito. Maglagay na tayo, sundan na lang natin itong mga marking natin. Yan, lagay tayo ng bakal dyan. Yan, yan na yung magtatapat-tapat ngayon. Yan. Yan na yung magtatapat-tapat mga kamukil. Ganyan na yung forma. No? So, ganyan na yung forma. Yan. So, lahat yan mga kamukil, ganyan na yung forma. Sa baba, no? Kung gusto nyong matibay. Pero lagi yung sinasabi sa inyo mga kamukil, magastos to. No? So, dahil tipid lang tayo mga kamukil, iwala natin to, ha? So
yung gusto lang mga matibay talaga na pagkagawa at napakagastos nito. So, iwala natin to dahil nagtitipid tayo, no? Ang ititira lang natin dito, ito lang, kantuhan. So, yan. Kunin natin yan. Ito lang yung matitira dito. Yan. Tapos, yung marking natin dyan, lagi nating sundan. No? Ano ba yun? Yan. So, ngayon, dahil nagtitipid lang tayo at may mga marking na to lahat dito, hayaan na natin yan. Susunod natin gagawin, dahil nagawa na natin to, pwede na tayong magtayo ng kingkus dito. Yan. Pwede na tayong magtayo ng kingkus. Ito yung pinakasintro natin, no? Dahil ito yung sintro talaga natin. Magtayo na tayo ng kingkus dyan. So, gagawin ko muna ito mga kamukila. I-stop ko muna saglit. Alright, ayan na mga kamukil. Naguhit ko na siya, no? Ito yung purma kanina sa baba, no? Nung hindi pa natin nilagyan ng mga ganito, no? So, nilagyan na natin ng ganito. Ngayon, inilipat natin dito para gusto kong ipaliwanag sa inyo yung paglagay ng top cord natin dito, no? So, gaya na sabi ko kanina mga kamukil, kung ano yung purma dito sa baba, ganun din yung purma sa taas, no? Ang pinakauna natin gawin, maglagay tayo ng bakal dito. Ito mga cornet talaga yung unahin natin. Yan, bakal dyan. So, kingpus na ito mga kamukil na nakatayo dito, ha? Nasa taas na tayo. Mula dito, nilagyan na natin ito na kingpus, nakatayo na, no? So, ito na yung pagpalagay natin na kingpus. Yan. Tapos, paglagay nyo ng bakal mga kamukil, kung ano yung purma dito sa baba, yun na lang yung tatapatan nyo nito. Right? Ito mga kamukil, ito na yung top cord natin, ito yung bottom cord natin, no? Tatapatan nyo na lang yan. So, paglagay ko ng bakal mga kamukil, kung napapansin nyo, ano yung kaibahan sa baba at sa taas? Yan. May napapansin kayo dyan. Yung kaibahan dyan mga kamukil, nakalampas na tayo dito, no? Ito yung ibig sabihin, ito yung nasa baba na layout natin, ito yung pinakauna nating layout, ito yung nasa taas natin. Ito lang yung kaibahan nila. May bulada na tayo dito, kasi ito na yung bubong, no? So ngayon, gaya na sabi ko, kung ano yung purma dito, ganun din yung purma dito sa taas, tapatan nyo na lang yan. Right? Tapatan nyo na lang yan. Yan. Ito rin, may bulada na to dito. Yan. No? Kingpus na to, mga kamukil. Sa kingpus natin, sa bawat gilid, ito yung kingpus natin. Halimbawa, ito yung kingpus natin. May ilalagay kayong dalawang bakal dyan. No? Na napagitna itong kingpus natin. Dikit nyo yung dalawang bakal dyan. Isa dito at saka isa dito. So, ilagay na natin dahil ito na yung kingpus natin. No? Yan. Yan. So, yung distansya nito mga kamukil is 6 meters, no? Dahil dito sa baba, yung layout natin, nagbackward tayo ng 3 feet dito, nagbackward tayo ng 3 feet dito. So, nagiging kabuuan niya, 6 feet lahat, no? So, yung distansya nito, 6 feet lahat. So, ito yung bakal na sinasabi ko na ididikit nyo sa kingkos, no? May purpose yan mga kamukil kung bakit natin nilagay dyan. Okay? So, yan na. Nakalagay na siya. Ngayon, ang susunod yung gagawin dyan, nakaganyan na siya. Itong mga marking nyo sa baba ngayon, gaya na sabi ko, hindi na tayo maglalatag ng bakal dito sa baba, no? Dahil masyado nang magastos, nagtitipid lang tayo. Pero kung meron, mas maganda, mas matibay. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mas lalo pa siyang titibay. Itong mga marking natin sa baba, ito na yung sundan natin para maglagay na tayo ng bakal dito. Right? Ito na yung sundan natin. Ganyan na yung purma ng bubong natin ngayon. Ganyan. Lagay na tayo ng bakal dyan. No? Ganyan na yung purma natin mga kamukil. Itong mga marking natin dito, ito na yung sundan natin paglagay ng bakal dito. Kaya sabi ko sa inyo, sa layout pa lang sa baba, ayusin nyo na. Lagyan nyo na ng mga marking bawat layout nyo. At bawat sukat nyo, sa gitna talaga kayo mag-umpisa, backward kayo na sukat. Kunin nyo yung gitna, mga gitna. Hanggang sakto lahat yung sukat nito. Pantay lahat yan mga kamukil. So maglagay na tayo ng ganyan.
Alright. Lagay na naman tayo dito. Maglagay na naman tayo dito. So, paulit-ulit lang na proseso yan mga kamukil dahil na-layout mo na. Basta yung sinasabi ko, itong mga guhit nyo dito, itong mga sukat nyo, lagyan nyo talaga ng mga tanda yan. Right? Dahil yun na lang mismo yung tatapatan nyo. Hindi na paglagay nyo dito, saka nyo lang susukatin. No? Ang mangyayari dyan mga kamukil, pag nailagay nyo na to, nailagay nyo na to, pag maglagay na kayo ng ganito, pamatunga natin sa parlina, saka pa kayo magsusukat, ang mangyayari dyan, hindi pantay-pantay ang distansya ng bawat top cord natin, na patunga natin ang parlina natin. Bakit? Hindi mo na pwedeng baguhin yan. Hindi mo na pwedeng i-adjust pag naidikit mo na yan. No? Kaya gaya sabi ko dito, dito pa lang, eh, sukat na natin ng maayos, tapos i-divide natin na magpantay talaga to siya, yung mga distansya nito. No? Bago tayo maglagay nito, kailangan naka-layout na tayo sa baba. Dahil itong mga layout na ito, ito na lang yung susundan natin pag trabaho natin sa taas, no? So ngayon, ilagay na natin mga kamukila, purmahin na natin to. Yan. So ipost ko lang saglit mga kamukil, i-drawing ko lang para hindi masyadong mataas, hindi masyadong mahaba. Alright. So yan na mga kamukil, no? Nailagay na natin yung mga bakal. Ganito na yung forma niya mga kamukil pag malagay na natin yung mga top cord natin, no? Ganito na yung forma niya pag nalagay na natin yung top cord natin na mga bakal. So, hanggang dyan na lang ba mga kamukil? Meron pa tayong idadagdag dyan. Marami pa na. So, ang una niyong gawin, yung iba dito mga kamukil, sa sobrang excited kasi nakuha na, naporma na, maglalagay ka agad ng parlina dito. Yan, maglalagay ka agad ng parlina. Huwag nyo muna yung gagawin mga kamukil. Ang pinakauna niyong gagawin, maglagay muna kayo ng support member natin dito sa top cord natin mula papuntang bottom cord natin. Ito yung bottom cord natin, di ba? Napapansin nyo? So ngayon, kung gusto nyo matibay talaga, kung ano yung forma dito sa taas, ganun din yung forma dyan sa baba, no? Bakit ganun yung forma? Kasi bawat dito mga kamukil, maglagay tayo ng support member. Yan. Parang tukod nyo mga kamukil, no? Ito yung top cord natin, maglagay tayo dito ngayon ng support member. Paano tayo makalagay ng support member pag walang butong cord na pinagpatungan dito? No? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pero dahil nagtitipid lang tayo, magastos tayo dyan. I-alis natin yan. Yung ginagawa na lang natin dito, ito na lang. So, tingnan nyo ngayon mga kamukil, yung top cord natin na may nakatapat na butong cord sa baba. Yun yung lalagyan nyo ngayon ng support member. No? Dahil ito, meron siyang katapat sa taas, dito tayo maglalagay ng support member. Ito, bakal na to. No? Dahil may bakal to. Ito ngayon lalagyan natin ng mga support member. Importante yan mga kamukil, no? Yan yung muna yung uunahin nyo. Huwag kayong papatong-patong dito, maglalagay ng parlina na hindi pa nakalagay yung support member natin, right? So ngayon, pag nalagay na yung support member, nasa inyo na yan, kung magkano yung support member ilalagay nyo dyan, dalawa lang ba, tatlo ba, apat ba, no? Pero sa akin, dalawa box na yan, okay na yan, kasi makapal itong bakal na ginagamit natin dito. Tubular na 1.5 yung gamit ko dito na 2x4, no? Yung lapad. So ngayon, nalagyan nyo na. Ito lang yung part na lagyan ko ng cross, support member dito mga kamukil. Yan. Yung apat na yan. And then, itong sa gitna na to. Sa gitna na to. Tapos itong dalawa dito na inuna natin sa paglagay. Yan no, yung lalagyan ko ngayon ng support member. Pag nalagyan na yun ng support member mga kamukil, kuha na kayo ng parlina nyo na 2x2 o si parlins mang gagamitin nyo. Una nyo ilalagay dito, idikit nyo dito mga kamukil, itong bakal na to. Itapat nyo lang dyan. O pwede hindi nyo na itapat mga kamukil kasi 2x4 itong nakalagay to dito. Mula dito sa bakal na to, sa 2x4 na to, itong pinagdikit natin sa king post natin, sukat na lang kayo ng 80 cm. Yan yung standard ng pagitan ng parlina ng bubong natin, alright? Kung halimbawa, gusto nyo talagang perfecto yung distansya, spacing ng bawat parlina natin, sukatin nyo to. Dito. Kung magkano yung haba nyan, i-divide nyo lang kung magkano yung gusto nyo ilagay na parlina. Halimbawa, sa side na to, gusto nyo lagyan nyo 7 parlina lang mula dito sa taas pababa, no? So kung magkano yung sukat nito, halimbawa 16 feet, sukat nyan. Gusto nyo ilagay na parlina, 7, i-divide nyo lang sa 7. Yung answer nyan, yun na yung isusukat nyo na spacing dito, no?
pag maglagay kayo ng parlina mga kamukin, laging tandaan, kahit saan pa banda dito, pwede kayong maglagay. Pag sukat nyo dyan, 80 cm, nandito yung 80, pwede kayong maglagay dyan, stop ka dyan. No? Ang diskarte dyan mga kamukin, naka 45 yan, yung cutting dyan, huwag yung pa-straight lang, nakaganyan lang, nakasuntok lang, no? Kailangan, naka kantumisa itong pagkadikit dito mga kamukil para maganda tingnan. Nakakantumisa yung cutting dyan, lagay ka naman dito. Nakakantumisa, naka 45 yung cutting dito, lagay ka na naman dito. Puro yan naka 45. Ang mangyayari dyan mga kamukil, ganyan na yung resulta niya. Right? Ganyan na yung resulta niya. So yun yung pagkagawa mga kamukil. Kung ano yung ginagawa mo dito, patuloy ito hanggang makaabot kayo ng 7 parlina o magkano parlina ilalagay nyo papunta sa baba. Hanggang sa baba na yan, ganyan na yung forma niya. No? Paglagay ng pamakuan. Right? Ganyan na yung forma. So, 4 agwas na siya. Bibilangin natin. 1, 2, 3, 4. So, ganyan lang yung pagka-diskarte, mga kamukil. Paggawa ng 4 agwas sa sarili kong diskarte. Ganyan ako kung tumirada. Dito ako mauuna talaga. Kailangan ma-perfect natin to. Ngayon, bakit nga ba sinasabi ko sa inyo, ilibil natin itong bakal na to sa gilid? Kasi pag dilapat nyo lang yan rito sa hollow block mga kamukil, sa dulo ng CHB natin o sa dulo ng beam natin, ipatong natin sa beam natin, hindi natin alam yung beam natin, nakakurba ng ganyan, pakunti-kunti lang, no? Paglagay natin ito mga kamukil, itong mga top cord natin, dyan natin malalaman, paglagay natin ng parlina, yung ibang parlina dito nakapatong. Pagdating dito sa pangalawa, hindi na siya nakapatong. Kung hindi natin idiin pa ilalim, hindi siya didikit. Kasi dito na part mga kamukil malalim to. Dito na naman tumaas. So kailangan mga kamukil ilibil natin to. Itong butong cord natin dito sa gilid, sa beam natin. Para pagpatong natin dito mga top cord natin, paglagay natin ng parlina, lahat nakadikit yan. Mai-weld natin yan. No? Lahat mai-weld natin to. Mai-weld natin to. Para matibay mga kamukil. Ganyan na yung forma mga kamukil. Hanggang pabuo natin yung kwadro agwas. No? So pag nabuo na yan, pwede na tayo magbubong. Tanong, saan tayo pwede mag-umpisa mga kamukil? Laging tandaan, sa gitna tayo mag-umpisa. Ito. Para papunta tayo dito, papunta tayo dito, para yung sobra dyan, ikakat na lang natin. No? Paglagay natin ang bubong dito, lumampas dito, yung sobra, ikakat natin na matapat siya dito. Alright? Pagdating na naman dito, sa gitna naman tayo mag-umpisa. Paglatag natin dyan, sumobra, ikat na naman natin. So ganyan, pag napurma na, lagyan nyo na kaagad ng rides roll. Maganda ng tingnan. So yan lang mga kamukil yung aking mapapagod sa inyo dahil masyadong mahaba. Pero check mas mga kamukil, makakuha kayo ng idea nito. No? Sa simpleng pagtuturo ko lang sa inyo, hindi man tayo kaano kagaling. So sa mga kagaling din, shout out sa inyong lahat. Nasa sa inyo na yun kung ano yung mga komento nyo. Light-lightin nyo man yung mga ganitong klaseng pagtuturo, yung mga ganitong klaseng tutorial, walang problema sa amin yan, tanggap namin yan. Ang mahalaga na sa amin, na-share namin yung aming kaunting kalaman. Alright? Hanggang sa muli, bukas mga kamukil, pag-uusapan natin, tubular, zipper lens, angle bar, ano ba yung mga disadvantage at advantage na makukuha natin dyan sa mga bakal na yan, kung yan yung mga gagamitin natin para sa bahay natin. Alright? Once again, Munkel on the vlog. Thank you.